Welcome back po sa ating channel. Una po sa lahat, magpapasalamat po muna kami sa mga client namin na walang sawang sumusuporta sa K-Vendor. So, ang gagawin po namin ngayon, marami po kasing nagtatanong at may nag-request na gumawa din po kami na isang vlog para sa event issues. Itong sapatos na ito ay napaka-controversial. maraming nagtataka at nagtatanong bakit nga ba nanong ganin talaga napakamahal ng sapatos na ito. It's almost ang isang Givenchy ay umapatak siya ng almost 30,000 or 35,000. So depende po yung shipping. So ito maraming nag-request sa amin sa Givender, gumawa din po kami ng vlog para dito sa para may compare namin yung original at saka yung fake kasi since last year marami kasi lumalabas na mga event issues na class A. So at nanito sila kung ano ba yung pagkakaiba nitong dalawa. Ito po, tignan po natin yung video. Sa video nito, magpapaliwanag po natin kung ano po yung nakita namin pagkakaiba. Kaya po. Dito po sa first photo, ito po yung toe. Sa may toe po ito At yung mapansin po ninyo agad dun sa original yung second layer na leather. So mas makapal siya kaysa dun sa second layer leather ng fake. So mapansin po agad natin mas manipis siya, pababang panipis na. Ito naman, so talagang dire-diretso siyang medyo makapal siya ng konti kaysa dun sa fake na Givenchy shoes. Sa second photo naman po ito po yung stripe. Sa original may kita po natin patulis na siya patulis na padulo. Samantala dun sa fake na Givenchy shoes ay papansin po natin na medyo pa-curve siya pa-curve siya. Ayan, at saka manipis. Samantala dun sa original medyo makapal siya yung stripes niya medyo makapal. Kaysa dun sa manipis at pa-curve. Ito naman sa original patulis na at makapal. Sa third photo naman po ito po yung text na Onitsuka dun sa inner sole. Actually, inner sole ito Mapansin po natin sa original na Givenchy, mas makapal po yung text at bold. Samantala, dun sa fake po na Givenchy ay manipis siya at medyo malinaw. Actually, malinaw siya kaysa dun sa original So, ito po yung original, mas makapal siya. Ito naman po yung inner sole din po ito ito po yung red line na makikita natin sa original po makikita natin inner sole, red line, tapos yung text. Samantala, dun sa fake na Givenchy, inner sole, wala siyang red line at text na agad. So, dito naman po ito po yung ito po yung text na tiger. So makikita po natin agad na medyo may paangat siya ng konti. Yung text na letter T may paangat siya. Samantala yung fake na Givenchy ay diretso na po. Wala na po siyang paangat, diretso siya. Ito naman po makikita natin sa likod na sa sapatos. Mas makapal po yung stripes doon sa fake po mas makapal yung stripes niya kaysa doon sa original. Sa original talaga may kita po natin na dire-diretsong ganyan po, mas manipis siya kaysa doon sa fake. Ayan po. Ito po yung mga madalas natin na nakikita pag nakakahawak tayo, nakakita tayo ng Givenchy. So ito po yung mga dapat nating tingnan at i busisin ng konti.